Hello, Kajemas! Magandang araw and welcome back again to my vlog. So for today's vlog, Kajemas, ay magkukulay tayo ng buhok ni Mama ngayong araw. So, nag-fade na kasi yung last naming kulay sa buhok ni Mama. So, nakita na yung kanyang mga white hairs sa buhok. I mean, sa ulo. So, ngayon ay, uulitin na naman namin kasi mga almost 1 month bago siya ma-fade. So, para magmukha namang bata si Mama, ay ayan, kulayan natin yung kanyang buhok. So ayan ka Gemas, keep on watching sa vlog ko ngayong araw ka Gemas, and please don't skip ads. So ayan, nakahanda na dito yung mga pangkulay ni Mama. So itong mga pangkulay na ginagamit ni Mama sa kanyang buhok ay recommended by Sister Marisa. So Sister Marisa kasi po yung master sa mga ganito, kasi dati nga po siyang parlorista. Ayan, si Marisa din po yung bumili niyan. Siya yung nag-aalaga talaga sa hair ni Mama dati, nung hindi pa busy si Marisa. So ngayon, busy na kasi si Marisa. So natuto na rin si Mamang magkulay. Pag minsan nandito ako, so tama at ako yung gagawa. Pag wala ako, nag-DIY na lang si Mama. Do it yourself. So si Mama na muna yung mag-mix. So ako na lang yung mag-a-apply sa kanyang buhok. Ayan, nilalagyan na ni Mama yung pangkulay. Tapos meron po dito yung developer. Ayan, 6% lang para hindi masira yung ulo, or I mean buhok ni Mama. Pag 9 or 12% kasi madaling masunog yung buhok eh. Nakakasira ng guhok at saka yung pinagtutubuan ng buhok sa ulo. A few moments later. So ayan ka Gemas, naka-set up na ang ating camera. So start na tayo sa pagkukulay ng buhok ni Mama. Keep on watching ka Gemas, and please don't skip ads. Hindi ako masyadong marunong talaga sa ganito ka Gemas, pero gagawin ko to para sa kay Mama. Oh,
So yun kajamas, at last tapos na tayo sa pagkulay ng buhok ni Mama. Ayan, so ayan, wala nang bakas ng puting buhok. So inikot ka talaga yun kajamas, at sinalukay ko sa ilalim na kanyang ubul-ubulan. Ayan, so antay lang tayo sa result mamaya pag banlaw ni Mama nito. Ayan, keep on watching pa rin kajamas, at magkukontinue tayo sa ating pagvavlog mamaya. Kasi naman, ipusa na naman. So edit muna ako sa vlog ko kanina umaga, habang nag-aantay na mabanlawan ni Mama yung kanyang buhok mamaya. So it cost 30 minutes or 1 hour ata, kasi hindi naman masyadong matapang yung medicine ng gamit namin. Tapos 6% of developer lamang yung gamit namin. So yun, mainit pa rin dito na party ka dyan. So, sa pinaghugasan ko ng pinggan kanina. Mas hindi natin sigurado kung ano talaga kulay yung in-apply natin sa buhok ni Mama. Ayan, parang dark brown or black yung sa buhok ni Mama, kasi nadubihan po yung kamay ko. So tignan natin, silipin natin ito. Nasa 20 minutes na simula nung nagkulay tayo. Ayan, wala na talagang puting nakikita. So maayos naman yung pagkaka-apply natin sa hair ni Mama. So ayan, medyo dark brown talaga eh. Ayan, no, madilim, no. So maya-maya din ay magbabanlaw na tayo kajemas. So antay lang muna saglit and keep on watching. So meron kami ditong maliliit na isda na ano, lilinisan ni Papa para gawing tuyo. So ibibilad nito sa araw mamaya. Later. A few moments later. So yun kajamas, habang inaantay namin si Mamang matapos maligo, kasi nagbanlaw na kasi ng kanyang buhok, galing kami nagkulay ng kanyang buhok. So dito si Papa naman ay nag-change ng kurtina dito sa aming kusina. Ayan, kasi madumi na po yung pink, madami na pong mancha. So ilang buwan din bago palitan, dalawang buwan ata yun eh. So ayan, nagsisimula naman si Papang magpalit nitong bago naming kurtina. Meanwhile, so yun kajamas, at last natapos na rin si Mama sa pagligo at pagbanlaw ng kanyang buhok na inapplyan natin ng kulay kaninang umaga. So ayan, ang ganda po ng resulta. Ito daw pala yung hanap ni Mama talagang kulay na babagay sa kanyang buhok. So nagmukha na naman si Mama ang bata, tignan. Ayan, so salamat at successful tayo sa ginawa nating pagkulay sa buhok ni Mama kanina. A few moments later. Namida mahal kita, bakit ba ikaw kung na iisip ko di na mawala-wala pa. Kahit na alam ko na ang puso mo may mahal ng iba, ayaw nang paawd ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na. So yun kajamas, continue po si Papa sa pagkabit nitong bago naming kurtina sa kusina. Ayan, so kaya na siguro niya mag-isa yan. So mag-video na lang ako, kasi tinatali mo na lang yan. So dalawang kurtina kailangan, ito pa yung isa. Ayan, nilalagyan niya po ng nylon yung, ayan. Tapos yan, makakapagpahinga na si Papa din sa loob at manonood ng TV.
So ayan ka, Gemas, hanggang dito na lang muna yung ating vlog ngayong araw. So salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta ng aking channel. Thank you so much again and again ka, Gemas. And God bless you all. Ingat!